Yamashita Treasure Hunters, ibibigay ko sa inyo ang tatlong meaning ng litrang K. Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back na naman po sa aking channel, mga ka-treasure hunter. Magbabalik na naman po tayo pang magbabahagi na naman po ng konting kalaman tungkol po sa Yamashita Treasure buried in the Philippines. At ang atin pong ibabahagi na naman sa inyo ngayong topic ay tungkol po sa tatlong meaning ng letter K o litrang K. Yan po ang ating napiling topic ngayon, mga ka-treasure hunter. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat po sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aking channel. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. Luzon, Visayas, Mindanao, andito naman po tayo magbabalik upang magbabahagi na naman po ng kaunting kalaman tungkol na naman po sa Yamashita Treasure na kung saan binaon po sa bansang Pilipinas. Mapaluzon man, Visayas o Mindanao, ay napuno nga po tayo ng mga pinagbabaong kayamanan ng mga Japanese Imperial Navy, Imperial Army noon pong Second World War. At ang atin pong napili na namang topic na ating ibabahagi sa inyo ay ang tatlo pong meaning ng litrang K o letter K na kung saan kabilang po sa mga treasure markers na kung saan ginawa ng mga Japanese Imperial Navy, Imperial Army sa mga kabundukan po sa bansang Pilipinas, sa kabundukan ng Luzon, Visayas, Mindanao, na kung saan inukit nila ito sa bato at gumawa din sila ng mga litrang K na mga bato mismo. Yan po ay ating pag-uusapan dito po sa aking ibabahagi ngayon sa inyo na topic. So, tayo po ay Yamashita Treasure Hunters nga po na kung saan naghahanap ng mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Navy at Imperial Army noong Second World War. At madalas po tayong namumundok, pumupunta sa kabundukan upang hanapin ito, at marami tayong natatagpuang mga nakaukit sa batong mga marka. At isa po sa ating matatagpuan dyan ay ang mga litrang K o letter K na mga marker na kung saan nakaukit sa bato. So ang atin pong topic na napili ay ang letter K sapagkat napakarami din po ang mga markers na ito at hindi natin alam kung anong ibig sabihin nito. At atin pong sinikap na kukunin ang pinakamalapit nitong kahulugan ayon po sa Japanese code at ating ibabahagi sa inyo. So ang mga litrang K nga po ay ginawa ng mga Japanese Imperial Navy. So napakarami po kasi ang mga Japanese Imperial Navy ang nagtago ng kayamanan sa katubigan kaysa sa mga Japanese Imperial Army. At ang hukbo po ng Japanese Imperial Navy ay higit na mas marami kaysa sa mga Japanese Imperial Army na mga engineers na nagbaon ng mga kayamanan sa kabundukan. At ang litrang K nga po ay inukit nila sa mga bato. At hindi lang inukit, ay gumawa din sila ng mga litrang K na kung saan minsan ay dinisign nila na bato na. At yung iba ay mga punong kahoy naka litrang K. So atin pong ibabahagi sa inyo ang tatlong kahulugan nito na hindi natin lubos na maintindihan kung minsan kung ano nga ba ang pinakasikreto ng mga litrang ito na kung saan ginawa nga po ng mga Japanese Imperial Navy, Imperial Army. So ang litrang K po ay napakahirap babasahin sapagkat ito po ay hindi pamilyar masyado sa atin. Ang alam lang natin ay yung mga hugis puso, triangular, mga ahas, pagong,
o kung ano-ano pang mga animal characters nating makikita. Subalit yung litrang K, minsan ay nangangapa tayo. So yung litrang K po, ang pinakakahulugan nito ay naroon ang trisyur sa medyo distansya o pointer po ang litrang K. Kapag nakikita kayo ng litrang K, ay may tatlo siyang kahulugan. At ang una ay doon. At doon medyo sa distansya, naroon ang trisyur. At may makita kayong duplicate na mga litrang K din na nakabaon sa lupa at yung mga palatandaan na mga sign ng puso na nakaukit sa bato na minsan ay hindi perpekto. Yung mga puso na putol, puso na walang tulis, yan po ang ating makikita minsan, at triangle na mga maliliit na kung saan inilagay o ibinaon sa ilalim na nakabao, nakatumpok yung mga bato, at marami pa silang mga kasamahang confirmation signs na halos kaparehas doon sa nakikita natin sa paligid. So marami din po siyang kasama. Pero ang litrang K nga po ay doon medyo sa distansya kunti. So yan po ang unang meaning ng litrang K. Treasure there. Ibig sabihin, distansya. Doon sa medyo distansya. So pangalawa pong kahulugan ng litrang K ay halos magkapareha sila ng itsura. Medyo may pagkakaiba lang sila ng itsura. Kung atin pong titingnan yung Japanese code, ang litrang K ay medyo magkakaiba sila ng itsura minsan. Pero sa tatlong ito na ating nabanggit, ito po ang pinakamalapit niyang meaning o kahulugan ng litrang K. Pangalawa pong meaning ng litrang K ay dito. Kung saan nakalagay ang litrang K ay ang ibig niyang sabihin ay here o dito sa kinaruroonan ng marker. So napakaswerte po kapag litrang K na nandito, may confirmation sign, duplicate sa ilalim, ay may makikita tayo pag magtisdig tayo, ay may makita tayo mga arrowhead na kung saan na nakabaon sa gilid ng mga marker na litrang K na may nagtuturo pa ilalim. Ang ibig sabihin noon ay dito nga nakabaon. Dito nga nakabaon at maaaring may kasama siyang mga ibang bato na malalaki, nakakaibang hugis na nakatumpok sa itaas lamang at hindi natin nahahalata, maaaring doon na mismo nakalagay ang treasure sa loob. Sapagkat maaaring ibinaon ito o ibinalot ng bato, yung mga diamonds ay naroon lamang sa loob o gitna ng bato. So, tingnan natin yung mga bato niyang kasama doon po sa mga boulders. I-check natin yun. Sapagkat maaaring wala sa ilalim, naroon nagkasama-sama lang sila sa nakatumpok na mga bato na napakarami, ay isa sa mga bato ay napaglagyan ng mga diamonds, ang litrang K. So, dito, yan po ang pangalawa. Pangatlo po ay ang meaning ng litrang K na pangatlo, ang panghuli ay yung pong tinatawag na treasure under. So, treasure under, tatlong marker ang litrang K, may kasama. So, may mga kasamang litrang K, may guhit sa gilid. Litrang K, may kudlit dun sa itaas ng litrang K. At litrang K naman na may dalawang bar sa gilid. So, yan pong mga litrang K na yan, ang ibig sabihin yan, treasure under. So, kung saan nakalagay ang litrang K, ay nasa ilalim. O, sundan natin yung mga duplicate, mga arrowhead na nagtuturo pa ilalim. At maaring may combination siyang kasama na mga heart-shaped na arrow, triangular na arrow, yan ay nagtuturo papunta sa kinaruroonan ng treasure. So, ito pong mga treasure marker na ito ay legit na mga treasure marker ng Japanese Yamashita treasure na kung saan talagang may itinatago talagang kayamanan o sikreto kapag nakita tayo ng litrang K. So, napakarami pa po ito sa mga kabundukan at na-surprise nga tayo sapagkat sa dami po
ng mga nagpapadala sa atin ng mga litrato mula po sa iba't ibang panig ng Pilipinas ay ang dami nating nakitang litrang K at ang daming katanungan. So, ang mga katanungan na yan ay atin pong nasasagot ngayon sapagkat tayo po ay nagbigay sa inyo ngayon ng tatlong meaning ng litrang K na kung saan maaaring makapagbigay sa inyo ng guide sa pagtuklas po ng mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army, Imperial Navy. So sana po ay nag-enjoy kayo at mayroon kayong natutunan sa aking pong ibinahagi sa inyo. So ang atin pong kaalamang ito ay nagmula po sa mga Japanese Imperial Army Code, Japanese Imperial Navy Code na atin pong sinikap na alamin at ibinahagi sa inyo. Hanggang dito na lamang po ang aking pagbabahagi at sana po ay nabigyan na naman tayo ng linaw tungkol po sa tatlong kahulugan ng litrang K. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli, ito po ang inyong Katresor Hunter, Yusuf Yamantong.